Good morning guys, update dito sa ating upgraded Primus Giant. Ayan na siya, magaling na siya. Na remedyohan din natin. Kala ko mawala na siya sa ating rabbit tree. Dito mo ko ginawa natin siya ng bagong cage. Ayan, kamakain mo ulit siya. Ngayon masaya na siya. Kumakain. Ito naman yung kasama niya na mabilis lumaki. Niya yung local insect ko doon sa ano yung row natin na 4 months na talo na dyan sa laki. Pero may napansin lang ako dito na medyo sa bigat ay malaki lang yung katawan niya. Sa bigat ay kulang sa timbang pa rin. Yan po sila. Return to good health. Thanks. So, share ko natin yung mga medicine na ginamit natin sa nag-diarrhea. Ito yung ginamit natin, injectable subcutaneous. 0.1 lang yung ginamit natin kasi hindi pa siya mabot ng 1 kilo. So yung indication dito is for small pet is 0.2. 0.2 yung administer. Intramuscular or subcutaneous. So, subcutaneous yung ginamit natin. Ibig sabihin, inject doon sa batok. Sa may skin, sa batok. Ayan. So, mabilis yung epekto. Kinabukasan, nakapaglaro agad siya. Ito naman yung sunod na ginamit natin sa kanya. Intramuscular naman po ito. Yan. So, talagang dito sa indication niya. Yan. So, mayroon yan sa small animals. So, 1 ml ang suggestion sa mga cats and dogs. And 1 ml per kilogram. So, yung binagyan lang natin dito is 0.3 cc in 2 consecutive days. So, yan. So, mabilis po. Mabilis. So, ito po. Makakatulong po ito sa mga nag-diarrhea na mga rabbits natin. Yan po. Intramuscular po ito. Yan po. Severe diarrhea. So, mabilis mag-recover yung mga alaga natin pag ginamitan natin ito. Na sana noon kung alam lang natin yung ganitong mga gamot ay wala sanang mortality yung mga alaga natin. Sayang po. So, sa kahanap natin ng magandang lunas, ito ang ating kitang magandang solusyon.
patay talaga yung rabbit pag hindi natin nagapan ng medicinal na ano. So ano ba yung cause ng diarrhea? So yung diarrhea is either na-upset ng maraming cause po, stress, or na-upset yung stomach niya sa digestive system, or kulang ng mga probiotics yung ang loob ng kanyang tiyan, at saka bacterial infection din or E. coli. Ito yun ang mga cause ng diarrhea ng mga kids. So, yung pinaka worst dyan ay hindi na kumakain. Ito hindi na ito kumain ng 2 days, pero nang na-inject natin saka yan, gamitan din siya natin ito, parang medyo bloated kasi siya. So ayan, medication po yan dito. Sundin na lang yung dosage dyan para sa pag-administer nito. Maganda ito sa bloat. Ang paano kasi ito ng gastrointestinal drug. Ito yung pinakamaganda sa bloat. Nakakamatay din po kasi yung bloat. Sa din po yung effect ng bloat. Yung diarrhea, mga isang araw, dalawang araw pa yung ano, kasi pa kapag administer pa tayo ng okay. So ito yung mga effective na gamot na pwede nating ma-administer sa ating mga rabbit na magandang epekto. So itong mga shiner natin, batay po sa experience. So maaring hindi po ito maging effective sa inyo. So pero sa experience ko, ito ang mga gamot na effective para sa mga rabbit na ginamot natin, at saka sila ay nangasurvive na. So ito po yung mga nang na dati sa maliliit pa sila ay na diarrhea din sila, ngayon ay nakaregaper dito na hanay, puro yan yung nagka diarrhea. So ito, pero ngayon malalaki na po sila, mga si Blanca. So nag-change po yung mga kulay nila from black to ganyan, hindi ko na alam kung anong color yan, parang may pagka-agouti na or something, parang brown yung mga sumunod na kulay nila eh. So itong si Dodo ganun din. Yung hindi nag-change ng color lang ito, si Dada. Itong mga Dodo, ito si Dodo ay isang buck, at saka ito naman si Blanca ay isang doe. Yung mga lion head natin, yan si Momo, isang buck, at saka ito din dito si Mimoy, buck din pala siya. Bag pala siya. So ngayon na nakikita na natin yung development ng genetics. So, dati ratin dito. Ito yung unang nagmanifest ng ano, ng pagiging lalaki niya, kasi yung yak balls niya ay prominent. Ito ay hindi talaga nagkala natin na ano ito. Do, yung pala, bak pala. So, nag-late bloomer siya, late bloomer. So, ayan po.
So ito yung recovery ano natin. So, dito na sila nag-housing. So yan ang mga rabbit natin naka-recover sa mga karamdaman. Recuperate ng kanilang mga karamdaman at saka malalaki na sila ngayon. Mga junior na sila ngayon. Ready to breed. Ito, na-breed ko na ito. Ito. So, meron na siyang ano, kids yung ka-anak pa lang kahapon. So, yan po. Hanggang dito lang, sana may napunutan kayong little knowledge on medical application, drugs application sa magsasakit nating mga rabbit at saka see more on next vlog. And thank you for watching, and kung bago pa kayo dito sa channel ko, please like and subscribe. Mabuhay sa inyong lahat.